Kuis Entertainment Channel. Pamilyar ka ba sa palabas na hari ng tundo ni Asyong Salonga? Malamang sa henerasyon ng kabataan natin ngayon ay kilalang kilala ito. Ngunit alam nyo ba na bago pa man umusbong ang bansag na ito sa tundo, ay may nauna ng totoong hari ang tundo? Hindi lang ito basta hari ng kalsada, kundi isang ginagalang at nirerespetong hari ng kanyang henerasyon. Muli, ating buksan ang pahina ng ating nakalipas na kasaysayan. Sinong makapagsasabing ang tundo na ating kinalakihang lugar na madumi, magulo, maingay at madaming pasaway na naninirahan ay isa palang kamanghamanghang lugar at dating kaharian ng mga raha at datu? Bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating bansa, ay may isang matatag na kaharian lang nakatayo sa gitna ng Maynila, isang maunlad at tahimik na kaharian na pinamumunuan ni Raha Lacandona. At ito ang tinatawag natin noong kaharian ng tundo. Noong sinaunang panahon, ang namumuno sa mga kaharian ay ang mga datu o raha. Sila ay ang mga makikisig, matatapang at maimpluwensyang tao sa lipunan. Isa na siguro sa kilalang datu o raha sa kanyang henerasyon ay si Raha Lacandona ng tundo. Ang tundo ay napakayaman sa kalakalan noong panahon ni Raha Lacandona. Sa katunayan, ang dagat na ating nakikita sa Manila Bay at Moa na malamang ay iyong natambayan na ay ang dating sentro at dauman noon ng kalakalan ng tundo sa mga Chino, Indonesian, Malaysian at iba pang karatig bansa natin sa Asia. Dito umusbong ang palitan ng mga importanteng kalakal kapalit ng mga ginto. Ang Pilipinas ay napakayaman na bansa lalo na sa mga ginto. Alam nyo ba na ang mga ordinaryong Pilipino noon ay nakasuot ng mga ginto sa kanilang mga katawan? Simbolismo na ang Pilipinas noon pa may maunlad na na bansa. Ngunit may isa palang nagbabadyang kaguluhan ang gigising sa katahimikan ng buhay sa tundo. Taong 1571, dumating si Miguel Lopez de Legazpi, ang sinugo ng imperyo ng Espanya upang sakupin ang Maynila at ang iba pang parte nito. At isa na nga dito, ang kaharian ng tundo. Bagamat may nasasakupan na at may pinamumunuang pwersa, ay hindi lumaban si Raha Lacandona. Naisip niya marahil na madaming madadamay sa kanyang mga kamatayan at madadaan ito sa maayos na usapan na lamang. Ngunit ang kanyang kamag-anak sa kabilang dako ng Pasig na si Raha Sulaiman ay hindi pumayag na masakop ng mga dayuhan at ito'y nakipaglaban sa pwersa nila Martin de Goiti noong 1570 na sinugo din naman ng Espanya upang sakupin ang kaharian ng Pasig. Sa samang palad ay natalo si Raha Sulaiman at umatras, nagpunta ng tundo upang humingi ng tulong sa kanyang kamag-anak na si Raha Lacandona. Ngunit sa panahong iyon ay nagtatayo na ng headquarters o base ang mga dayuhan sa Maynila na ngayon ay tinatawag ng Intramuros o City Within the Walls. Agad naman itong nabalitaan ng mga kamag-anak at kaalyado ng mga raha sa Nabotas, Malabon, Bulacan at Pampanga at sila'y hindi na nagdalawang isip pa upang tumulong dala-dala ang kanilang puwersa sakay-sakay ng barkong tinatawag na Karkowa upang harapin ang mga mananakop at ito'y tatawaging labanan sa Bangkusay. Sa labanang ito,
May isang makisig at matapang na bayaning walang takot na nakipaglaban sa mga Espanyol. Isang bayaning matagal nang hindi napangalanan. Siya ay tubong Makabebe, Pampanga. Siya ay walang iba kundi si Dato Pambalito. Siya ang kauna-unahang nakipaglaban at namatay upang depensahan ang ating kalayaan laban sa mga dayuhan. Ngunit sa kasamaang palad, isang malaking desisyon ang ginawa ni Rahala Kadula na magpapabago sa kasarinlan ng kanyang matagal nang nasasakupang kaharian. Si Rahala Kadula ay nagtiwala sa mga Kastila at nabinyagan bilang isang Katoliko. At siya ay tinawag na Don Carlos Lacandula. Sa panahong ito, napakikipag-isa sa mga dayuhan ay namutawi ang kalungkutan at sama ng loob niya sapagkat nakikita niya ang mga pagbabagong ginagawa ng mga Kastila sa kanyang kasarinlan, ang unti-unting pagbabago at paglalagay ng mga batas na naaayon sa batas ng Espanya sa kanyang nasasakupan. Ngunit wala na siyang magawa sapagkat under na siya ng imperyo ng Espanya. Taong 1572, namatay si Legazpi. Ito na ang tamang pagkakataon upang mag-aklas laban sa mga dayuhan. Ngunit sa kasamaang palad ay sinundan din ito ng kamatayan ni Rahala Kadula noong 1575. Naudlot ang kanilang pag-aaklas at ang taong mamumuno para sa kanila upang simulan ang pag-aaklas na ito. Dahil dito, pailalim na nagsabwatan ang mga raha sa mga kalating lungsod ng Labotas, Bulacan, Pampanga at iba pa upang magsama-sama at kunin ang kapangyarihang pamumuno sa Kastila. Ito naman yung mabilis na laman ng mga pinuno ng Espanya at isa-isang dinakip ang mga datong ito. Kasama na sina Agustin de Legazpi, Magat Salamat, Pitong Gatang at iba pang dato. Mula sa pagkakadakip, sila ay pinahirapan, pinalagkad, binitay at pinugutan pa ng ulo. Ang kanilang mga ulo ay pinarada sa publiko at plaza noong panahong iyon upang ipabatid sa mga Pilipino o mga leader na nagbabalak mag-aklas laban sa Kastila ay ganoon ang sasapiting kamatayan. Isang pagtatama sa maling katuruan ay sinalin sa atin ng mga mananakop. At para sa mga bagong henerasyon ngayon, sa ating mga ninuno ang ipababatid ng kaapu-apuhan di umano ni Rahala Kadula na si Toti Dulay. Hindi mahirap ang mga sinaunang Pilipino noon. Sila ay nakasuot ng mga ginto sa kanilang mga katawan at mga kalasag bago pa man dumating ang mga Kastila. Sa aking opinyon, ito ay pinalabas lamang ng mga Kastila sa mga larawan na nakabahag ang ating mga ninuno upang masabing sila ang nagsibilay sa atin. Ngunit maling-mali, tayo ay civilized na bago pa man nila tayo nasakop. Isa sa patunay pa dito ay ang nakuhang iskripsyon na binatbat mula sa Laguna, ang isang buhay na patunay na tayo'y civilized na bago pa man dumating ang mga dayuhan upang tayo'y sakupin. Ayon sa istorya na si Nancy Kimuel Gabriel, sa itong agreement ng pagbabayad ng utang sa dato ng tondo na nakaukit sa isang copper plate. Ako man din ay naniniwala na tayo'y mayaman sa kultura bago pa man tayo sakupin ng mga dayuhan. Kahit sa ang history books nyo tignan o basahin ay napakayaman ng bansang Pilipinas sa ginto. At tulad nga ng aking nabanggit nung una, ay noon pa may nakikipagkalakaran na sa karating bansa sa Asia ang ating mga ninuno sa tondo kapalit na mga ginto na meron tayo. Maaaring ito'y propaganda lamang ng mga Kastila upang lumabas na hindi tayo civilized na bansa bago sila dumating sa atin upang palabasin na tayo may utang na loob sa kanila ngayon. Ang sasang-ayon ako marahil ay sa mga kaugalian, salita at kagamitan na naiwan nila at naipamana sa atin ngayon ng kasaysayang ito. Kayo mga katikuis, ano ang opinion nyo sa historyng ito at sa pananakop sa atin ng mga Kastila? Comment lang below at ating pag-usapan. This quiz spread and I'm signing off.